Thank you, Itay. Meron akong naibalid kasi na regalo para sa'yo. Mamaya daling malang maraming pangbuhay, ha? Itay, hindi naman yun ang inaasahan ko iregalo niyo sa akin ngayon, di ba? Nakapangako kayo sa akin. Ngayon niyo sasabihin sa akin na totoo kung sino talaga si Mara. Itay, excited na ako. Sino ba talaga si Mara? Kamusta ang kalagayan mo dun, anak? Hindi ka ba nahihirapan sa iyong pag-aaral? Hindi naman ho, inay. Noong una ho, medyo nahihirapan ako kasi nag-a-adjust pa rin ako. Hindi ho ako kasi sariling malayo ako sa inyo eh. Pareho nga tayo, anak eh. Nung mga unang araw nga, wala na akong ginawa kundi umiyak eh. Dahil lagi kitang naaalala. Mabuti na lang, dito nga si Karen. Nalilibang niya ako. Pero hanggang ngayon, palagi pa rin kitang napapanaginipan. Eh, nag-aalala kasi ako sa kalagayan mo dun eh. Nay, huwag ko kayong mag-alala. Huwag niyo akong alalahanin. Mabuti ho ang kalagayan ko doon. Mababait niyo ho yung mga tao sa akin doon eh. Lalo na si Naseramante at Mama Almira. Bait-bait ho nila sa akin. Nakakasundo ko po silang lahat. Pati na rin ho si Clara. Kayo nga ho, inaalala ko dito eh. Balita ko. Kayo raw ho ang nagtuloy ng mga trabahong naiwan ko dito. Gaya ng pagtitinda ko at paglalabada. Ah? Malakas naman ang katawan ko eh. Siguro, ito nga ang magandang paraan para tuluyan na akong gumaling. Tingnan mo pa ako, medyo nauunat ko na. Medyo, di ba? Nay, naibulong sa akin ni Karen kanina na madalas daw kayong mahilan ito mga nakaraang araw. Huwag niyo naman ho sanang abusuhin yung katawan niyo. Hindi pa rin ho kayo lubos na magaling eh. Baka ho anumang oras at takihin na naman kayo. Hayaan mo. Susundin ko ang payo mo. Doktora? Ay, anak. Natutuwa ako sa maganda mong kapalaran. Gabi-gabi nga, nagdadasal ako, umamakaawa ako sa Diyos na huwag niyang ipagdamot sa'yo ang maganda mong kinabukasan eh. Pero pagsikapan mo ha, pagbutihin mo. Pagbubutihin ko po ang nai. Gagawin ko ang lahat. Para po sa inyong dalawa ng itay. Kayo po ang inspirasyon ko para lalo ako magsikap. Para po sa inyong dalawa ni Itay, magiging tagumpay ko, Nay. Oh, morning. Good morning. O, ano nangyari? Ano yung sinasabi mo sa telepono kanina? Pasensya ka na kung hindi ko nasabi sa'yo yung buong detalye. Nag-aalala kasi ako eh. Baka marinig ni Almira. Ibabalita ako sa'yo. Oh, eh, kanina pa nga ako nag-aalala eh. Tungkol ba saan? Ang totoo niyan, maagang maaga, kanina, andi dito na ako. Oh.
Eh, hindi ko na magawang pumasok eh. Dahil nakita ko si Clara at si Carol nagmamadaling umalis. O, ano ginawa mo? Eh, ano pang gagawin ko? Nagduda ako sa kilos nila, eh, di sinundan ko. O, eh, nasan sila? Saan ba sila nagpunta? Doon. Doon, sa lugar ni Nagari. Eh, anong ginawa mo? Yung nga lang, hindi ko nagawang pigilan sila. Dahil, wala eh. Ando doon ang tunay niyong mga magulang. Mara? Mara? Eh, ma'am, wala po si Mara. Pero di mo sa palagay mo, saan kayo mabuti ilagay ito? Gusto ko yung madali niya makikita. Eh, ma'am, kung gusto po ninyo, dito po sa ibabaw na ito natin ni Patong Regal para pagpasok niya, makita po niya kagad. Eh, kung gusto naman po ninyo, eh, diyan po sa ibabaw ng kama. Dito na lang siguro. Ate na po. Huwag mo lang kalimutan, Kirubina, pagdating-dating niya, tawagin niyo ako para makausap po siya. Ha, huwag mo kalimutan, ha? Eris, ha? Aba, ma'am. Sige. Eh, ma'am, sandali lang po. Baka alis na. Bakit ba, Arabin? Eh, papakita ko sana itong kwintas kay Mama Mira, eh. Kanino ba yan? Kay Mara. Kaso, yung mga picture dito sa loob ng lakit, di naman kilala ni Mara, eh. Bakit ipapakita mo pa kay Mama Mira yan? Eh, baka ako kakilala ni Ma'am Almira yung isang picture dito sa loob ng lakit dahil kamukhang-kamukha ni Ma'am Almira. Mali mo, kakambal ni Ma'am Almira yun, o diba? Eh, kung kay Mara yung lakit na yan, bakit hindi niya kilala yung litrato sa loob niyan? Eh, binigay daw to sa kanya ng tsukardo niya. Eh, mali natin, baka napulot lang ng tsukardo niya, no? Ito ay hindi yan ang ipinangako niyo sa akin. Sabi niyo, ireregalo niyo sa akin ang tunay na pagkatao ni Mama. Pagkatapos ngayon, iba na naman ang sinasabi. Baka naman pwedeng intindihin mo muna yung mga sasabihin ko sa'yo bago ka magsisinghal dyan. May posibilidad kasi na baka masira ang kinabukasan mo pagka nalaman mo ang totoo. Iyan naman ang hirap sa inyo eh. Inagawa niyo ako walang isip. Parang yun lang, masisira na pangarap ko. Ano naman kasi, alam mo, ako iniisip ko lang, ano, anong importansya? Bakit napakalaki importansya ang binibigay mo para malaman lang ang pagkatao ni Mara? Dahil naiintriga nga ako, itay eh. Simula nung malaman ko na hindi ko siya kakambal. Isipin niyo na lang, ha? Ipinigay niyo pa ako, tapos yung pala, mag-aampunin pala kayo. Anong gusto niyo palabasin? Ha? Wala akong halaga sa inyo, ganon. Basal niyo ako tinapon. Tapos kukuha pa kayo ng iba para lang ituring na tunay na anak. Hindi mo naiintindihan ang sitwasyon, Clara. Talagang hindi ko maiintindihan to, itay. Hanggat hindi nyo sinasabi sa akin ang totoo. At habang naglilihim kayo sa akin, lalong tumitindi yung pakiramdam ko na wala akong halaga sa inyo. Alam niyo ba? Pakiramdam ko, hindi naman akong binibigyan nyo ng protection eh. Si Mara, yun. Dahil siya mas mahalaga sa inyo. Tsaka isa pa, ano ba? Ano ba meron sa pagkatao ni Mara at hindi nyo masabi-sabi sa akin? Ha, itay? Sige. Ayaw nyo sabihin sa akin ang totoo? Okay lang. Pero tandaan nyo na lang to. Kahit kailan, hindi na ako makikipagkita sa inyo pag hindi nyo pa rin sinabi sa akin ang totoo. O kaya kalimutan nyo lang na may anak kayo. Yun lang yun. Ikaw ba eh, may papangako mo sa akin? Na pag nalaman mo ang totoo, eh, hindi masisira yung mga plano ko laban sa mga Delvalle.
May kinalaman ng Del Valle sa tunay na pagkatao ni Mara. Ipangako mo muna sa akin na walang makakalam nito kundi ikaw lang. Pangako. Clara, hindi na iiba si Mara sa mga nakagisnang mong mga magulang. Siya ang tunay nilang anak. Yeah, yun ang pinalitaw namin ni Cardo. Ang totoo niya, namatay ang tunay mong kakambal. At pinalit namin ang buhay na anak ni Amante at Almira. Yun ay si Mara. Buhay kong ganun ang tunay nilang anak. Sampid lang sa kanila. Yan ang abas na sabi ko eh. Kaya ayoko malalaman mo ang totoo. Dahil alam ko kukurtay lang nito utak mo eh. Please, pwede ba? Huwag muna kayong magsalita. Alam mo, dapat noon yung pa sinabi sa akin to eh. Dapat noon pa. Alam niyo ba kung anong pakiramdam ko ngayon? Guilty ako! Nagigilty saan? Sa mga pangabi ko kay Mara! Inabi ko ang tunay na anak ng taong kumupkop at nag-alaga sa akin. Ako tutusin, dapat siya yung nasa kalagayan ko ngayon eh. Nagbubuhay mayaman! Itay, naging ingrato ako! Wala akong utang na loob! Naging ingrato! Itutuloy mo ang nasimulan mo! Hindi ito ang dahilan, Clara! Hindi ito! Para baguhin mo ang pakikitungo mo sa mga taong kinasusuklaman ko! Pinagpalit ko kayo ni Mara. Oo! Isa to sa mga plano ko, naintindihan mo? Mananatili kang Del Valle. At hindi si Mara. Dapat sana matuwa ako katulad ni Almira. Pero ang alam ko, hindi totoo kay Clara ang pinakikita niyang pagbabago. Eh, paano mo naman at siya? Nakalimutan ba, hindi namin tunay na anak si Clara? Anak siya ni na Susan at Gary. At wala kaming dapat asahang mag-asawa na mamanahin niya ugali namin. At hindi na ako dapat magtaka kung nangingibabaw sa kanya ugali ni Gary dahil ito ang tunay niyang ama. Ay malayo nga niyang manahin ang pag-uugali ninyong mag-asawa. Unang-una, hindi niyo siya dugo. Pero huwag niyong alisan ang karapatan ng bata na sundan ang pag-uugali ninyong mag-asawa dahil kumbaga sa ano, kayo na ang kinagisnan niyang mga magulang. Sa palagay po ba yan ang dahilan ng pinakikita niyang pagbabago? Hindi malayo. May isip na si Clara eh. Siguro, alam na niya ang mabuting layunin niyo sa kanya. Kaya ngayon pa man, ginagawa niya ng pagtulong sa kapwa.
Ewan ko, Diyo. Pero sa mga nagdaang karanasan ko sa kanya, nawala na ako ng tiwala eh. Kung hindi lang dahil kay Almira, matagal ko nang isinawali siya sa kanyang tunay ng mga magulang. Ikaw na rin ang may sabi niya. Kaya alang-alang sa asawa mo, ituring mo ng tunay na anak si Clara. Clara, hindi ko gustong saktan ka. Ang ayoko lang kasi yung ikaw pa ang sisira sa mga naumpisahan ko laban sa kanila. Si Mara, dinadami yung sagahan niyo sa mga Del Barrio. Dahil anak siya ng mga taong kinasusuklaman ko. Tay, wala siyang pasalanan sa ginawa ng mga magulang niya. Huwag mo akong galitin, Clara! Ano ka pa? Hindi mo ba ako naintindihan? Kung hindi ko ginawa ang mga bagay na ito, habang buhay nila akong aapin! Sapat yung ginawa nila sa akin. Kinukup nila ako, binihisan, nandang bigyan ng magandang kinabukasan. Ito, hindi pa ba sapat yung para naman kalimutan nyo na yung pag-iiganti nyo sa kanila? Hindi! Hindi sapat na dahilan yun, ha? Hindi ka bayaran? Hindi! Wala ka tumbas sa kabayaran! Ang pag-aaping ginawa nila sa akin! At iisang bagay lang, Clara! Iisang bagay lang ang pwedeng mangyari para mabayaran nila lahat ang mga kaabayan ng nangyari sa buhay ko! Ang mga nararamdaman ko! Yan ay ang lumuti na sa harap ko! O magbuhay sila ng buhay! Pagkasok namin sa mga Del Valle. Ano bang kasalanan na gawa niya sa inyo ng inay? Talinglil lang ako ni Almira. Pinangakuha niya ako na ako, pakakasala niya. Pero ano, nung makakilala niya ang mga tigan, wala na, kinalimutan niya na lahat sa amin. Nagpatangay siya eh. Nagpatangay siya sa paninira ng isang taong katao ko, winasak. Gusto ko pumatay ng tao nung araw na ikinasal sila, alam mo ba yun? Bakit nadamay ang inay? Dahil pati siya. Pati siya nililang din, alam mo ba yun? Pinangakuan din siya, pakakasalan siya ni amante, pero hindi. Pareho kami inapit, pinagluloko ng mga taong yan. Bakit? Bakit nila ginawa sa amin yon? Dahil mahirap lang kami. Wala kaming pera. Ang tingin nila sa amin, hampas lupa kami. Wala kaming gagawin kundi kurakutin ang mga kayamanan nila, pera nila. Yon ang tingin nila sa amin. Mga walang kakwenta-kwentang tao. Masisisi mo ba ako ngayon? Sabihin mo nga sa akin, masisisi mo ba ako? Masisisi mo ba ako bakit ganun lang kalaki ang galit ko sa kanila? Kung bakit gusto ko ibagsak ang kabuhayan nila?
anak. Ganito ka, usap ako sa iyo, okay? Pwede lang pa na, huwag natin lingin yung mga nalaman mo. Lalo na sa pagkatao ni Mara, itindi mo naman ako. Pag nahayag to sa tao, walang mangyayari pareho sa ating dalawa. Ikaw, baka... Yung kayamanan ng mga Delvalle, alam ko hindi mga pupunta sa'yo. Mas lalo na, pagiganti ko, walang mangyayari. Masisira ang lahat. Ano, pwede lang. Panatilihin muna natin lihim ang lahat. Lihim sa lahat na... na si Mara ay kanilang anak. Kapag manatilihin ikaw ang talagang Delvalle. At si Mara ay aming anak. Banda.